Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Napakunot noo si Vito nang makita si Nadine at Karil unang araw ng community service ng Artist Guild sa kinabibilangan nila ni Paolo. Hindi niya inasahan na makikita niya ang dalawang babae roon, lalo pat ang unang activity ng guild ay ang paglilinis sa buong barangay kung saan gaganapin ang forum tungkol sa pagguhit. Balak din ng Artists Guild na mag-organize ng kompetisyon para sa mga residente ng lugar na may talento sa pagguhit. Ang mananalo ay mabibigyan ng half scholarship sa kanilang kolehiyo. Lumapit siya kay Paolo. "Anong ginagawa ng mga yan dito?" tanong niya, sabay tingin kina Nadine at Karil. Kung si Nadine lang ang nakita niya ay hindi na siya magtataka na naroon ito. Baka nga iginiyapan niya ito sa direksyon ni Paolo. Pero ibang usapan na kapag naroon na si Karil, wala itong dahilan para pumunta roon. Napatingin si Paolo sa dalawa na ngayon ay palingalinga sa palikid. Marahil ay hinahanap ng mga ito si Paolo. "Si Nadine lang ang inimbitahan ko ah. Ewan ko kung bakit kasama si Karil. Marunong bang malinis ang mga yan? Baka magka-allergy lang ang mga yan sa mga dumi dito." "Pambihira ka naman. Ako nang bahala kay Nadine. Huwag mong sabihin ako ang bahala kay Karil. Wala namang masama ah. Sumama ako rito para mag-participate, hindi para mag-alaga." Umayos siya ng tayo nang makita si Nadine at Karil na palapit sa kanila. "Hi, Paolo," bati ni Nadine. "Hello, akala ko ba hindi ka na tutuloy?" Nakangiting sabi ni Paolo. Nang mapalingon siya kay Karil ay ngumiti ito sa kanya. Ginantihan niya ito ng matipid na ngiti bago siya nag-iwas ng tingin. "How could you say that? This is a healthy thing, hindi ba, Karil?" tanong ni Nadine sabay lingon sa tahimik na dalagang nasa tabi. Hindi pa uli sila nagkausap ni Karil mula nang mangyari ang eksena nila sa fast food chain. Tuwing nagkakasalubong sila sa campus ay tila pareho silang nagkakahiya ang batiin ng isa't isa. May mga pagkakataon na gusto na niya itong lapitan para kausapin. Pero sa tuwi na ay napapangunahan siya ng pagkailan. Kung sa bagay, sino ba naman siya para maging kaibigan ni Karil? Oo naman, sagot nito. Hindi nakaligtas sa mga mata niya ang dagling pagsulyap nito sa kanya. He felt himself shiver. Hindi niya alam kung bakit siya nakaramdam ng ganoon, pero hindi niya iyon nagugustuhan. "Tara, mag-umpisa na tayo." "Okay, this is exciting." "Good luck, mapapasaba kayo sa matinding linisan. Sure ba kayo na alam niyo ang gagawin niyo?" "Mainit pa naman ang panahon, may mga sunblock ba kayo?" Natawang mga kaibigan sa sinabi ni Paolo. "It is not as if nasa beach tayo. Hindi naman kami naka-swimsuit eh. I don't think it's necessary," sabi ni Karil. "Okay, good. Bawal ang maarte dito eh." "Don't worry, we'll do good," sabi ni Nadine na tumangot ng upa. "Alright, paano?" tanong ni Paolo saka bumalang sa kanya. Base sa tingin na ipinukol nito sa kanya, ay mukhang pakikinabangan na naman ito ang pagkakaibigan nila. "Pre, sasamahan ko lang si Nadine doon." Pasimple niyang iningalan sa Paolo upang magprotesta sa binabalak nito. Sa inis niya ay hindi siya pinansin nito at nagtuloy-tuloy lang sa paglalakad palayo kasama si Nadine. Naiwan sila ni Karil na nakatunghay sa dalawa. "Sa tingin mo, magtatagal sila?" tanong sa kanya ni Karil. Sa halip na sagutin ito ay tumalikod siya, saka naglakad palayo. Tulad ng inaasahan niya, sumunod ito sa kanya. Mukhang maghapon niya itong makakasama dahil tiyak na magiging abala si Paolo. Sa isang banda ay parang nagugustuhan na niyang ediyang iyon. Heto, inabot niya ritong isang pares ng gloves habang naglalakad sila. Masakit sa kamay ang matagal na pagwawalis. Magsuot ka rin ng sombrero, siguradong tirik ng araw mamaya. Ikukuha kita. Thanks. Gusto niya itong sawayin sa pagiging mabait nito sa kanya. Mas mabuti pang hindi sila nag-uusap nito kaysa tuluyan siyang magpalapit dito. Detakot kasi siya nang lumalim ang pagkakakilala niya dito. Ayaw niyang magising isang araw na nagugustuhan na niya ang dalaga. "Okay lang," matipid na sabi niya. Huminto si Vito sa paglalakad ng mapadaan sa makalat na lugar. Maya-maya sinimulan niyang pagwawalis.
Agad na sumunod sa kanya si Garil at giniya ang ginagawa niya. May umiikot para magbigay ng bottled water. Kumuha ka na lang kapag nauuhaw ka na. I can handle myself. Hindi na siya tumugon at ipinagpatuloy na lamang ang ginagawa. May ilang minuto pa lang ang nakakaraan nang tawagin siya nito. Vito, I'm sorry. Nagtatakang nilimon niya si Karil. Sa nangyari ng 2 weeks ago, agad na dugtong nito nang marahil ay mabakas nito ang pagtataka sa muka. Ah, sabi niya nang maalala ang sinabi nito. Wala yon. No, agap nito. I'm really sorry. Tama ka. Naninibago lang ako dahil yun ang unang pagkakataon na. Mahirap lang kasi ako, Karil. Hindi naman yun eh. I'm used to guys who try to please me. They want to impress me and... Okay, gets ko na. Siguro nagkamali ka nga lang ng pagkakakilala sa akin. Pasensya ka na rin. Hindi ko rin naman alam na ganun ang mangyayari. Hindi ko alam ang gagawin kundi ang magpakatotoo. Ayoko lang kasing lumabas na presko, lalo na't noon lang naman tayo nag-akusap. I know. Actually, yun ang dahilan kaya ako sumama kayo na din na pumunta rito. Ano? Gusto kong bumawi, Vito. I really felt bad about what happened. Feeling ko ang sama-sama kong tao, which is, hindi naman. At isa pa, gusto kong ipakita na marunong ako ng ginagawa mo. Kagaya nito. Nagwalis ito na tila may pinatutunayan sa kanya. Napangiti siya. He never expected that gesture from her. Totoong natuwa siya. Sigurado kang kaya mo? Oo naman, kahit itong buong lugar pa eh. Ano? Natawa siya. Hindi na kailangan. Aniya, saka ipinagpatuloy ang ginagawa. Nakangiting ipinagpatuloy na rin ito ang pagwawalis. Nang mga sumunod na sandali ay masaya na silang nagkakantuhan habang naglilinis ng lugar. May mga pagkakataon na halatang hindi alam ni Karil kung ano ang gagawin, lalo na nang kailangan nilang bunutin ang mga damong ligaw sa paligid. Sa tuwi na, ay nilalapitan niya ito para alalayan. Natuwa siya ng mabakas na mukha nito ang kasiyahan sa ginagawa. Nang mga sandaling iyon, ay napatunayan niyang ibang-iba ito sa pagkakakilala rito ng marami. I think it's going to rain, sabi ni Karil habang nakatingala siya sa makulimlim na kalangitan. Tinanghali na sila ni Vito sa paglilinis ng lugar. Ayon dito, ilang sandali na lang ay mag-uumpisan ang forum. Mamaya pa yan, sagot ni Vito na nakatingala rin sa kalangitan habang nakaupo sa tabi niya. Paano mo nalaman? Basta. Ikaw, bakit alam mong uulan? Basta rin. Tumingin ito sa kanya. Napangiti si Karil, sabay pahit sa tumatagaktak na pawis sa kanyang noo. Noon lang siya pinagpawisan ng ganoon. Madalas kasi ay sa gym lang siya nagpapapawis. Gayunman, natutuwa siya dahil naging makabuluhan ang araw niya. Hindi niya akalain na nag-e-enjoy siya sa buong community service. Nang sabihin sa kanya ni Nadine na sasama ito sa activity ng club na kinakabilangan ni na Paolo at Vito, ay agad siyang nagpresinta na sumama. Pagkatapos kasi nang nangyari sa kanila ni Vito sa fast food chain, ay hindi sila nag-usap ng binata. She really felt bad about herself. Pakiramdam niya ay napakalaki ng kasalanan niya kay Vito dahil ipinaramdam niya rito kung gaano kalayo ang mundo nito sa mundo niya. She even called him ungentlemanly. Pero sa huli ay napatunayan niyang wala naman pala itong intention na masama. Hindi lingid sa kaalaman ni Nadine ang nangyari sa kanila ni Vito, pero hindi iyon sineryoso ng kaibigan niya. Biniro pa nga siya nito na baka kaya siya nagigilty ay dahil nagkakagusto na siya kay Vito. Siyempre, tinawanan lang niya iyon. Alam mo, gustong gusto ko kapag umuulan. Kasi may dahilan ako para hindi gawin ang mga dapat kong gawin. I can just lie under the blanket. Pwede ako mag-request ng hot chocolate, tapos papanoorin ko lang yung ulan. It's relaxing, hindi ba? Tama. Pero may mga taong ayaw sa ulan kasi nag-aalala sila na baka bumahan na naman sa lugar niya. Ikaw naman, puro na lang pangit ang sagot mo, komento niya. Totoo naman eh. Kung magsalita ka kasi para namang walang magandang na idudulot ang ulan, kagaya ng sabi ko. Oh no! Bulalas niya nang maramdaman ang mga patak ng ulan. Nagdilang anghel kayata. Hinila siya ni Vito patungo sa may kalayuang shed dahil mabilis na lumakas ang buhos ng ulan na basa na sila bago pa man sila makasilong.
Nakipagsiksikan sila sa ibang participants ng community service na nakasilong din sa shed. Maya-maya ay nakaramdam si Karen ng panalamig. Hinagod niya ang ilang hibla ng kanyang buhok na tumatabing sa mukha niya sa kaniya kapang sarili. Nasaan na kaya si Nadine? Nasa tabi-tabi lang mga yun. Hindi na siya umimik. Tahimik na lamang niyang pinagmasa ng ulan. May ilang minuto siya sa ganoong posisyon nang bigla siyang pinihit ni Vito paharap dito. Kapag kuwan ay niyakap siya nito, puno ng pagkabigla na tinignan niya. Nakakailang itsura mo, basa na kasi ang damit mo. Mahinang sabi nito na hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Hindi agad nakuha ni Karil ang sinabi. Nang makita niya ang nakangising lalaki malapit sa pwesto nila, ay sakalang niya naalala na may kanipisan ang puting tank top na suot niya. Idagdag pang itim na t-shirt bra niya na malamang na bumakat na sa basang damit niya. Pinukol niya ng masasamang tingin ang nakangising lalaki bago isiniksik ang sarili kay Vito. She then felt a sudden warmth. He wrapped his arms around her waist while she rested her hands on his shoulders. They were so close. Nararamdaman niya ang mainit na hininga nito sa leeg. Nag-init ang magkabilang pising niya. Maya-maya ay bahagya itong niluwagan ang pagkakayakap sa kanya. Nag-angat siya rito ng tingin. Napamaang siya ng magtagpo ang kanilang mga mata. He was looking at her so instantly. Nang masanga sandaling iyon, ay hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Tila biglang nagblangko ang kanyang isip, samantalang hindi mapakali sa pagtibok ang puso niya. Anong mayroon sa titig ni Vito para magdulot iyon sa kanya ng ganoong sensasyon? Napabugas siya ng hangin. Mahigpit bang hawa ko? Tanong nito nang marahil ay mapansin ang paghinga niya. Not really. I just think you're holding me too closely. Biro niya. Iniikot nito ang mga mata nito. Saka inilapit ang bibig sa kanyang tainga. Bahagya siyang naalarma. Hindi mo lang kasi napapansin kung paano ka tingnan ng iba dahil basa ang damit mo. Kaya nag-take advantage ka. Nagawa pa niyang magbiro sa kabila ng pagtambol ng puso niya. Hindi ito sumagot. Sa halip ay nagpalingalinga ito sa paligid. Jay, baka pwedeng pahiram muna ng jacket mo. Nilalamig lang kasi ang kasama ko. Anito sa katabi nito na agad namang iniabot kay Vito ang jacket. Salamat, sabi nito. Okay na siguro yan para hindi mo masabing nagtitake advantage ako. Ngumiti siya. Napikon ka naman agad. Pumihit siya paharap sa lalo pang lumakas na buhos ng ulan. Matutuloy pa kaya ang forum? Pagtila siguro. Tila namimiloso pong sagot nito. Nagpapatawa? Pabirong inismiran niya ito. Nagtanong ka eh. Yeah, right. Pikon? Hindi ah. Sayang walang hot chocolate. Inom tayo mamaya. Sa sinabi ni Vito ay bigla siyang napalingon dito. Libre mo? Oo ba? May instant naman, di ba? Natawa siya. Vito had a hidden wit. Hindi ka agad iyon mapapansin sa binata dahil madalas ay seryoso ang mukha nito. And she was happy she saw it in him. Natanto niyang may iba't ibang anggulong personalidad nito. Nang magtama ang mga paningin nila kanina, ay nakita niyang intensidad sa mga mata nito. Aaminin niyang nagustuhan niyang pakiramdam na makulong sa mga bisig. She liked being too close to him. Nawawalang inhibisyon niya kapag kasama niya ito. Pakiramdam niya hindi siya basta-basta huhusgahan ito dahil hindi ito katulad ng ibang tao na mababaw ang tingin sa kanya. That she was just the rich, spoiled daughter of Mary Moorman. Si Vito nagparamdam sa kanya na higit pa siya sa tingin ng ibang tao sa kanya at sa mismong tingin niya sa kanyang sarili. Para namang nagkakakrush na si Karel kay Vito mga kafelisidad, kaya lang, paano ng agwat ng pamumuhay ng dalawa? Abangan!